Hi guys, good afternoon po. Sa mga nagbabalak po mag-alaga ng baboy, share ko lang po sa inyo kung magkano yung maaring gagastusin at maaring kikitain ng 9 na pirasong baboy sa loob ng 3 months and 17 days. So, ito po yung list kasi kaka-harvest lang po ng mga baboy na 3 months and 17 days. Eto na po sila ngayon, May 2, 3 months and 15 days mula nung winalay sa nanay. So 3 months and 15 days na silang pinapakain. Ganyan na sila kalaki. Ayan. Mamaya kukunin na ng buyer. Mamayang hapon. Hindi pare-parehas yung laki nila, meron talagang mas maliit. Yung nasa gitna, yun yung pinakamaliit dati. Maiksi lang yung kanyang katawan. Ito naman iba, medyo malaki. Bali, 9 piraso. Pero itong isa gawin namin inahin. 8 lang yung i-dispose namin. Mamaya kukumpitin ko kung magkano yung nagastos na pagkain. Bawat kain nila is 12 kilos. So, umaga 12, sa tanghali 12, saka sa hapon 12 kilos din. Kaya yung isang sakong feeds, isang araw mahigit lang. Yung isang sakong feeds ngayon na pinakakain naman sa kanila, yung isang sako is 1,750. Ang laki ng itinaas ng feeds ngayon. Ito yung nanay nila. Yan, buntis naman siya ngayon. Manganganak siya ngayon katapusan ng June. Itong isa, ibang nanay. Nag-iisa lang. 2 months. Ay, mag 2 months pa pala. Mag 2 months pa lang. Ngayong 10. Maliit pa siya. Ang lahi nito is pitrin. Ito, pitrin at saka yung tatay nila, Durox. Ito yung isang lapad ng katawan. Ben, ang gawa sa itong kapikas. Hindi po siya natuloy kunin nung May 2. So ngayon na lang kukunin. May 4 na ngayon. Ate. May 4. 38, te. Ha? Ha ba? Mag 40. Saan ko yan? 45. Ay, 41. Vale, super. 42. Ay, ko. Pantalos nila ya. Pantalos. Pangat do. Ito na po yung nagastos namin sa 3 months mahigit na pagpapakain. So yung
pag baby pa sila, yung bagong panganak, after 5 days, parang napakaya na sila ng booster. So, yan yung booster na ubos nila 15 kilos. Ang halaga 1,080. Tapos, after ng booster, after 35 days, mula panganak, nag-start na silang pinakain ng pre-starter. So, 3 sacks lang yung napakain namin. Kasi, pag nakita namin na maganda naman na yung timbang ng baboy, hindi na namin pinapadamin masyado yung pre-starter. Ang pre-starter kasi masyadong mahal. 25 kilos lang yung laman ng isang sako. Yan, 1,235 per sack dito sa amin. Tapos, after noon, nagpalit na kami ng starter. 6 sako lang din yung napakain namin. Umabot siya ng 10,500. 50 kilos per sack. Mas mura siya sa pre-starter. Tapos, mabilis kasi ang paglaki ng baboy namin. Medyo maganda yung klase ng boar na nagamit. Kaya, hindi siya mabagal lumaki. Tapos, grower. 29 sacks lahat yung nagamit namin. 1,750 per sack yung grower. Umabot siya ng 50,750. Kaya, ayan yung total feeds na nakain nila. 66,035 pesos. Yung grower kasi, hindi dapat 29 na sako yun. Dapat nag-change na kami niya ng finisher. Kaso lang walang finisher na available dito sa amin. Kaya, kinontinuous na lang namin ang grower. Okay lang din naman daw yung grower. So, kinontinuous na lang namin hanggang sa, na lumaki na sila. Yung ginamit naming feeds is Ultra Pack. So, yung sa sako nila, mayroon yung instructions doon kung gano'ng kadami yung ipapakain mo sa bawat baboy. Yung sa amin, pagka hindi namin finalo talaga yung feeding guide niya kasi medyo maganda ang tubo ngayon ng mga baboy namin. Kaya mabilis kami nakapagpalit ng feeds. So, yan lahat yung total. Except pa dun sa minsan merong time na nagtatai sila, pinapainom namin ng gamot, pero hindi siya ganun kadami naman. Hindi siya sakitin yan yung mga biik namin. Tapos, nung tinimbang namin yung mga baboy, ayan na yung naging timbang nila lahat. May 95, may 108, 107, 104, 101, 97, 88, 95. Tsaka yung pang last na hindi namin binenta kasi gagawin namin inahin. Inestimate lang namin. Nasa more than 100 kilos yun kasi mas malaki siya kaysa itong tingnan 90 plus. Pero inestimate lang namin na 100 kilos. Pero sigurado more than 100 kilos yun. Kaya umabot siya lahat ng 895 kilos sa siyam na baboy. Ang bintahan sa amin is binili sila ng 167 per kilo live weight. Umabot ng 149,465 kung kasama yung 100 kilos. Pero in-estimate ko lang para malaman ko kung magkano yung magiging total na benta kung sakaling binenta namin lahat. So, ayan yung naibenta ko lahat na baboy. I mean, yung total sana. Ile-less lang yung 100 kasi yung 100 kilos, yung pang-last na baboy, kagawin namin inahin. So, ayan na po. Ile-less mo yung feeds at saka yung ibang expenses. Yung total dun sa feeds, 66,000 lang. Pero, ginawa na naming 70,000 yung total expenses kasi yung sa technician, sa electricity, bali, ni rough estimate na lang namin, ginawa namin 70,000. So, kahit pa paano, tumubo din ng 79,465 sa loob ng 3 months and 17 days ata to bago na 3 months and 17 days na pagpapakain ng baboy. So, yan po lahat yung nagiging
income, naging income namin. Sana, ano, kung pag yan, depende pa rin po yan sa buying sa live weight. Kasi may ibang mga lugar na mababa yung buying. May iba naman na malaki. Hindi kami nakahabol dun sa ano, dun sa buying nila na 190 per kilo. Kasi nung nag-190 per kilo dito sa amin, ang baboy namin is 2 months pa lang. So hindi pa siya pwedeng ibenta kasi maliit pa. Nasa 60 kilos pa lang, 60 plus, so 70 kilos yung baboy namin. Kaya ano, hindi namin naihabol dun sa 190 per kilo. Sayang nga eh. Kasi kung 190 per kilo sana yan, malaki-laki sana yung magiging income. Pero okay na rin yung 167 per kilo. Kahit paano, may ano pa rin, may income pa rin naman. May malaki-laki pa rin naman yung nagiging income. Tsaka yung mga biik, hindi namin binili. Anak talaga nung inahin namin na alaga. Kaya ano, mas maganda pag may inahin kayo tapos hindi na kayo bibili ng biik. Kasi yung biik dito sa amin, nasa 3,200 per biik. Kasi mahal ang buying ng baboy, kaya mahal ang ano namin, ang biik. So yun po, sa mga gustong mag-alaga ng baboy, paswertihan na din po. At saka kung gusto nyo pong maganda ang magiging income, magiging tubo ng baboy, piliin nyo po yung magandang klaseng biik para hindi sila mahirap palakihin. So yan, thank you for watching. Bye-bye.